today's recipe, we are going to make lemon sole fish fillet. Lemon sole is a flat fish native to shallow seas where it lives on stony bottoms down to depths of about 200 meters. It grows up to 65 centimeters in length and reaches about 3 kilograms in weight. So yan po guys ang ating lulutuin ngayon. Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to keep updated. Our sole fish, yan guys, yung ginamit ko is 1 large sole fish today. And then hugasan lang natin ng maigi dahil fillet na siya guys, so hindi na siya mahirap. So, you can cut it into your desired sizes. So yan guys, kalaki, ganun kalaki yung pag-slice ko. So maganda siya guys dahil medyo hindi gaanong malalaki. So, ayan. After that guys, sa pag-marinate naman ng ating fish, kailangan lang natin ng kaunting salt na pampalasa dito guys. So, we have to sprinkle it with some salt. So, ayan. So, bago guys natin gawin, ay kailangan natin i-marinate ng mga 1 hour. And then, after ng salt, guys, lagyan natin ng black peppers. So, generous talaga ako, guys, when it comes sa black peppers, especially sa mga fish, guys. So, para, you know, medyo matapang yung amoy ng ating fish. So, ayan, guys, some dill powder. So, sa fish, guys, mas maganda yung dill powder. Kung mayroon kayong fresh, is much better. So, mas maganda pag may fresh kayo, guys. Ayan. And then, guys, mayroon ako dito, gumamit din ako ng kaunting Italian herbs. Not necessarily, guys, pero kung gusto nyo lang. So, sa akin, available yung Italian herbs. So, medyo naglagay ako ng kaunti lang, guys. So, yan guys, coat na natin evenly guys para yung lasa ng ating fish ay totally siya guys na ma-absorb ng mga spices na nilagay natin. So, ayan. So, i-coat lang natin sa ating fish and then set aside for 1 hour or more if you have time. So, meanwhile guys, let's prepare our potatoes. So, ayan guys, gumamit ako ng 4 large potatoes. 4 large fresh potatoes. So, ayan guys, gagawa tayo ng fish and chips today. So, just simply cut it into fingers. Yung French fries na gagawin natin. Homemade French fries. So, mayroon tayong fish and then mayroon din tayong chips. So, fresh and mas masarap guys pag homemade yung, diba, yung family natin ay talagang mag-i-enjoy dahil gawa sa bahay natin ang ating food usually na gagawin today. So, ayan guys, lagyan lang natin ng salt and peppers, pampalasa guys. So, make sure na enough yung salt and peppers. So, mas masarap siya, guys. So, kung gusto nyo naman, guys, na medyo spicy, you can add a little bit of chili powder for a change. And then, halo lang, guys. And then, kailangan kasi na magpantay yung lasa ng ating french fries. Then, now, maglagay tayo ng cornstarch para at least, guys, magiging crispy yung ating chips today. Yung ating French fries. So, ayan. Haluin lang natin, guys, after ng paglagay. And then, set aside natin ng
mga 30 minutes. While preparing the eggs, prepare natin yung kakailanganin natin sa pag-fry ng ating fish. Kasi kailangan natin siyang i-dip into eggs and then sa ating breadcrumbs. So, naglagay ako ng salt, pepper sa ating eggs and then beat lang natin nicely, guys. So, ayan. Kailangan nating i-prepare muna ang mga ingredients para mamaya ready na. So, ayan ang ating breadcrumbs. So, guys, kailangan natin ng salad. Siyempre, kung may fish and chips tayo, we need also ng side dish na salad. So, ang ginawa ko ay nag-grate ako ng purple carrot. So, today, ito yung salad natin. Masarap siya, guys. Napaka-healthy ng ating carrots, guys. So, after nag-grate yung ating salad, lagyan na ng ating kaunting salt. And then, simpleng-simple lang yan, guys. Ganyan lang. And then, add lang tayo ng tatlong kutsara ng yogurt. So, ayan. Napaka-healthy, guys. Ano na siya, guys? Yung lasa ng ating carrots ay sweet na siya. Napakatamis, guys. Kahit hindi mo siya lagyan ng sugar, parang akala mo mayroong sugar. Unahin natin to, guys, yung ating salad. I-mix lang natin kasi kailangan natin siyang i-chill and kailangan natin siyang i-refrigerate. So, we need to make this first. So, ayan, guys. Halo lang. So, kung tingin mo ay hindi enough yung yogurt, so, kailangan mag-add lang, guys, ng another 1 tablespoons or 1 teaspoon. As you decide, guys, mas marami, mas masarap. So, ayan. So, ako kasi, guys, gusto ko yung, ano siya talaga, maraming yogurt. So, ma-feel mo talaga yung sarap niya. So, ayan. After that, guys, refrigerate lang while kailangan natin mag-fry na ating fish and chips. So, ayan, guys. So, guys, let's start frying. Unahin natin ang ating French fries. So, make sure na mainit yung oil bago ilagay ang ating potatoes para hindi siya, guys, hindi siya magdikit-dikit at hindi siya, guys, mapuputol. Kasi once, guys, na malamig pa yung mantika, ay mag-ano siya, guys, magiging soft siya. Hindi siya magiging crispy. So, ayan. So, kita nyo, guys, mas maganda kasing mainit talaga yung temperature ng ating oil. So, ayan, gumamit ako ng olive oil. So, pwede naman tayong gumamit ng normal oil, guys. So, it's not a problem. So, while waiting sa ating French fries, i-dip lang natin, guys, ang ating fish sa ating eggs. And then, i-coat natin ng breadcrumbs. So, ayan. Sobrang dali na, guys. Sobrang bilis nito, guys. Usually, sa atin, sa mga nagmamadali dyan. Diba? So, minsan, guys, sobrang busy ng life natin. Bilang mga nanay, mga cook dyan. So, minsan, guys, nagmamadali tayo kung anong klase ng food yung lulutuin natin. So, this is, guys, medyo advisable yung mga ganitong klase lang, guys, kasi very fast. Kita mo, guys, done na ang ating potatoes. Sobrang dali lang niyang maluto. So, ayan. Crispy siya, guys. And then, in-next natin sa pag-fry. We can use the same pan as usual. Gagamit tayo ng same na pinaglutuan natin. So, ayan. Ilagay ang ating fish and ganun lang kasimple. Let's wait, guys, na magiging golden brown ang ating fish. And then, pwede na natin siyang baliktarin, guys. So, medyo i-lower natin ang ating fire para hindi siya, guys, mabigla yung pagkaluto niya. So, dapat
slow lang siya guys, medium fire lang para evenly ang pagkaluto niya guys. So ayan, that's the right color para sa ating fish fillet. So ayan guys, after a few minutes ay pwede na natin siyang tanggalin dahil luto na siya guys. So o diba, ang bilis lang guys. Favorite ng mga tao yan dito guys, ng mga bata dito, kasi masarap siya. Lalo na pagka yung pagka-marinate mo ay tamang-tama yung flavor, yung lasa niya. So tasty guys. So hindi mo na kailangan maghanap ng rice kasi nga mayroon na tayong chips. So kung gusto niyo talagang rice, pwede naman guys. So ayan. So tanggalin na natin yung ating first batch. So kailangan natin i-next ang ating second batch guys para to get ready for lunch. So ayan. So this is our second batch and then same process and it's prepared our table para kakain na tayo. So guys, yung ating fish fillet, ayan, done na. So for our sauce guys, kung mayroon kayo dyan, depende sa inyo kung anong klase ng sauce yung gusto nyong i-partner. Pwede naman tomato sauce, ketchup, o pwede naman guys tartar sauce. Depende guys kung ano ang gusto nyo. Ako nga kahit walang sauce guys, I can eat. So after that guys, naluto na siya guys, i-squish nyo ng kaunting lemon para mas masarap. So ayan guys, nakikita ninyo guys ang ating lemon sole fish. Actually guys, pwede kayong gumamit ng kahit na anong fish na preference nyo, basta hindi siya gaano maraming bones. So ayan, pwede kayong gumamit ng fish na like nyo guys, depende sa preference nyo. So ayan guys, serve it with some potato chips, some salad, our yogurt salad is ready also, and then just put at the side some lemons. So ayan guys, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, paki-like and share na rin guys. Click the bell for you to keep updated. Thank you so much for watching. See you in my next video.